guys! Welcome po sa aking YouTube channel, Jane Kitchen Vlogs. Jane Kitchen Vlogs. Please don't forget to subscribe, comment, like, and share. Today, ang gagawin ko po ay longganisa. Gagawa po ako ng chicken longganisa. Pwede po itong pambenta. So, masarap po siya. So, let's do it. So, ito po ay, ang gagawin natin ay garlic longganisa. Lalagyan ko po siya ng half cup na brown sugar. Half cup po ng garlic. One tablespoon na ground pepper, black pepper. Ito po. Two tablespoons of salt, iodized salt. Ayan po siya. And then, flour po. Lalagyan natin siya ng flour. Para po magdikit-dikit siya. Konti lang po. Lalagyan din po natin siya ng annatto powder. Oops. Ayan po. Lalagyan ko din po ng ketchup. Optional po ito. Kung ayaw niyo po nang lagyan, okay lang po. Teaspoonful na ketchup. Para po magkakulay siya ng konti. Yan po, ano? And then, ako po nilalagyan ko ng konting toyo. And then, lalagyan ko din po siya ng konting suka. So again po, meron siyang half cup na brown sugar, half cup of garlic, tapos tansya-tansya na lang po yung the rest, pepper, salt, annatto or atsuete, banana ketchup or regular ketchup, flour, and ano ba yung isa? Yun po, konting toyo, konting suka po. Pero optional po yun. Kung ayaw nyo nalagyan, okay lang po. So, ito po, imimix ko na po siya. Kailangan po mix na mix. Yung pong asukal, is yung sugar is like buo-buo siya. So, kailangan ko siyang tunawin. Pangupo niya, no? Ayan po siya. Mix. Parang minamasahe lang yung parang nagmamasahe lang kayo ng jowa nyo. Nauutal na ako. Ganyan po, oh. Ang bango na po niya, no? So, ganyan lang po. Mix. So, ito na po yung longganisang ginawa ko. Meron pa po pala kung hindi nakabalot sa fridge. So, isinama ko na rin po siya dito. Again, yung pong ginawa natin kanina ay bali 1 kilo, more than 2 pounds. So,
Yung mga ingredients po, ilalagay ko po sa pinakahulihan. Pero for the meantime, it's a 1 kilo of chicken, ground chicken, 1/2 cup brown sugar, 1/2 minced garlic, 2 tablespoon of flour, 1 teaspoon atsuete or annatto, 2 teaspoon iodized salt, and 1 tablespoon ketchup. Yun po ang mga sangkap na nilagay ko dito at konti po ano ba yun? Konting suka. So, mamaya po ilalagay ko po yung mga ingredients at the end of the video. So, ngayon po, ito na po yung outcomes. Ibabalot ko na po siya. Papakita ko sa inyo kung paano ko po siya babalutin. Pwede po kayong gumamit ng wax paper. Ganyan po. Mga siguro, mga 3x3 po, 3x or 4x3 po siguro to. Ganyan pong size, no? Ibabalot po, irarap po natin siya dito. Ipapakita ko po kung paano. Malinis po ang kamay ko, naghugas po ako. So maglalagay po ako ng 1 kutsara. At konti pa. Gaganyan, ipo-form lang po natin siya ng ganyan. Kung paano yung form ng longganisa. Bali skinless po ito. Tapos babalutin. Ayan po siya. Lalagay ko po siya doon. Again. Isa't kalahati po nito. Balutin. Yan siya. Ito po pag nilagay na po sa fridge or na-frozen po siya, tapos i-defrost nyo, then pipretuhin nyo, madali po siyang matanggal dito sa balot. Hindi po siya didikit. Again, this is, gumawa po ako yung kanina, is more than 2 pounds and bali 1 kilograms of chicken, ground chicken po. Pwede niyo po itong ibenta, no? So nasa inyo po kung ang sigurado po yung mga bata, yung pamilya, magugustuhan po nila ito. At less fat. Mas gusto ko pong gawin ang chicken kaysa po sa baboy. This time po, magpiprito tayo. Itatry po natin siya. Lalagyan ko po siya ng mantika. Konting mantika lang po. Medyo dumitikit pa po siya kasi po hindi pa po siya nalagay sa freezer or sa fridge. So, eto po siya. Wala po kasi akong nakaready na. So, yung ginawa ko noon, hindi ko pa nabalot. Hinayin ko lang po yung apoy. Pero po, pag ito po ay nalagay na sa ref ng mga ilang oras or na freezer po siya tapos na frozen na thaw siya, madali lang po siyang tanggalin sa balat. Hindi po Friday ngayon, today is Thursday, so pwede ko po siyang kainin. Mahina lang po yung apoy. So, ang gagawin ko po, tatakpan ko siya. Kasi po, pag tinakpan ko siya, medyo magtutubig siya para po maluto ang loob niya. I-try ko po siyang balik na rin. At tumatalsik na naman.
Ayan po, ang ganda po ng kanyang itsura. Hindi pa po siya masyadong naka-form yung bilog. So, dahil po ano ko lang sa kanya wrap. So, tatakpan ko po siya ulit para po maluto yung pinakaloob niya. Titignan po natin siya. Ayan po siya. So, lulutuin po natin yung mga side niya. Ayan po. Ayan, tatakpan natin. Tumatalamsik. Talamsik. Tumatalsik pala, hindi tumatalamsik. Kapampangan po pala yung tumatalamsik. Okay, bubuksan po natin siya. Kung luto na, ayan po. At luto na po siya. Napakadali po. Ang bango. Ay, tumatalsik. Masakit sa kamay. Makikita nyo po, ayan po ang aking ginawang skinless chicken longganisa. Lalagay ko, papatayin ko na po yung apoy para may lagay ko na po siya sa plate. Lalagay ko po siya. Ito po yung aking kanin. Guys, ito na po siya. Meron po akong suka. Kakainin ko na po siya. Adjust ko lang po itong camera. Chicken longganisa. Unang subo po. Para sa inyo. Lasang-lasa po yung bawang at saka konting tamis po. No? Yun po ang nalalasahan ko. Para pong bumili na rin kayo sa store yung longganisa. Ganun na ganun po yung lasa. So ito po guys, makakatipid po kayo kung kayo ang gagawa. Magugustuhan po ito ng pamilya at pwede nyo po itong ibenta. Please don't forget po to subscribe, likes, comment, and share. Jane Kitchen Vlogs. Ito po, suka. Masarap din po ito sa kamatis. Yung fresh na kamatis, mag-cut kayo. Tapos yun po ang pinaka-ano nyo. Sausawan or something. Instead of suka. Ito po yung suka. Na may patis. Ang sarap po niya, guys. So again, thank you for watching my vlogs, Jane Kitchen Vlogs. Huwag po sana kayo magsasawang manood at please supportahan niyo po ako. Again, thank you very much from the bottom of my heart to yours.